Hello guys, good morning again. Today is Saturday, first day of the week. Pag-duty namin guys. So kagabi, tinawagan ako ng user ng RT dahil meron daw nag-a-alarm na ventilator, sabi niya. Nag-a-alarm yung ventilator namin. Sabi ko, anong alarm? So blower error daw, blower maintenance. So sige, hindi na ako pumunta ng hospital. Sabi ko na lang na sa user, sige, hayaan niyo lang muna. Kasi ano naman 'yan? Okay, pwede pa rin naman 'yan gamitin kahit nag-a-alarm yung blower kasi nga na-reach niya na yung blower ano niya. Hours, running hours niya na-reach niya. So kaya na umaga, sabi ng RT, pinalitan na raw nila yung ventilator. Kaya kinuha ko na. Dinala na dito yung luma. Dinala na dito yung ano guys, ayan. So ito guys, itong common issue ng mga ventilator daw kasi pag na-release na yung running hours niya. So magme-maintenance need talaga yan. So tingnan natin. So ito guys, 2019 naman acquired. So magtatatlong taon na lang. 3 years na guys, pero na-reach na yung ano, na-reach na yung count ng work, running hours ng ano namin, ng blower niya. So siguro 24/7 lang ginamit to guys. So at dito pa lang guys, pag on mo pa lang, nakikita mo na oh. Blower need maintenance. So and guys, try natin kung papasa-basa sa mga parameters na ano, system check. So wala namang problema to guys sa system check yung blower na yan. Kasi nga, sa ano lang yan, sa counter, na-reach na yung working hours niya. So ito pala guys, ang blower nito is 20,000 hours. So na-reach na yung 20,000 hours, kaya sinasabi na ito, blower need maintenance. So ito guys, pwede ko naman siyang i-reset. So pwede ko siyang i-reset, pero hindi ko gagawin yung pag-reset kasi nga hindi natin malalaman, hindi natin maano kung okay pa ba yung blower niya. So kasi yan yung recommended ng company. So itatry natin, papalitan na lang natin guys para ano, meron akong pampalit. So naka-ready na yung pampalit ko ng blower ko. Ayan, yung blower ko pampalit. So papalitan ko na lang siya. So sa mga ano lang guys, sa mga wala sila pampalit ng blower, so pwede mo pa rin siyang gamitin. Pwede mo siyang, wag mo na siyang i-reset. Pwede mo lang siyang baguhin yung ano guys. Pwede mo siyang baguhin yung running hours niya. Kasi pag ni-reset mo siya, as in pag ni-reset mo, back to zero na naman yung blower mo. So hindi mo malaman kung malakas pa ba yung blower mo, hindi na. Kasi na ano na niya. Na-reset na niya yung ano mo, yung counter niya. So ang gagawin mo guys, pero hindi to recommended, pero yan ang gagawin sa mga wala pang blower na pampalit. So for temporary, kung talagang kailangan yung ventilator nyo para magamit nyo lang ng mga 1 month o 2 months, pwede nyo pa siyang gamitin. At least naghihintay kayo ng spare parts na darating, kasi alam mo naman spare parts, pag umorder ka, inaabot ng ilang buwan yan. Pinaka mabilis na lang yung 1 month. So dito sa amin, minsan umabot ng 2 buwan, 3 buwan yung spare parts. Kaya nga, ang ino-order ko dito, kung meron akong ventilator na ganito na 40 piraso, so nag-request din ako ng 40 pieces na blower. Kaya ganun ang ginagawa ko guys. So lahat yan, alam mo guys, pag chinik mo yung blower test niya, pumapasa siya, pass. So ibig sabihin, pwede mo pang gamitin yan kasi pass pa naman yung blower test. Na-reach na lang niya yung counter. Ayun, blower test pass, auto sensor test pass. Lahat guys, pasado. So, ayan, pati yung auto sensor is pass din. So, kaya lang, nag-a-alarm yan guys, pero yung alarm nitong blower maintenance, yellow, hindi siya red. Kasi may tatlong kategoring alarm to, green, yellow, at saka red. Pag red, critical yon. Pero pag yellow, medium lang yon. So hindi pa yon ano. Pag nag-red ang alarm mo, critical. So
tanggalin mo na sa user yung sa sente yung machine mo kasi may problema yung machine mo. Pero pag yellow lang, so i-check mo kung ano lang yung inaalarm na yellow. So yun nga, yung maintenance blower na alarm na yan, nagye-yellow alarm yan dito. So, pero pag tinis mo sa system check, pasado pa rin yung, pasado pa rin siya yung ano, blower test pass. So, ang gagawin mo guys, kung wala kang pampalit, mag-run tayo ng ventilation. Kung tama ba yung binibigay. Exit ako dito. Start ventilation ko. Lagong 30 yung ano ko, FiO2. So, yun guys. Nag-aalarm, nag-ano siya, nagbe-ventilate naman siya. So, tama pa rin yung TVE niya. FiO2 niya. Pero nag-aalarm nga lang tong ano, maintenance na yan. Yan, blower need maintenance. So, ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano siya tanggalin yung alarm na yan. Kung wala pa kayo pampalit ng blower. So, ganito lang yan guys. Punta ka sa setups. Punta ka sa maintenance. Service. So, 3118. Enter. Punta ka dito sa settings. So yan guys, oh, nakita mo ba yan? 20,000 hours ang blower lifespan mo. And 20,000 hours. So na-reach niya na. Ang ilang reading na niya is 20,088 hours. Kasi kagabi ito nag-alarm. So pinapagamit ko pa rin. Kaya ng umaga lang niya pinapilalitan. So nakakonsume pa rin siya ng 88 hours. So ngayon guys, pwede ko siyang i-clear. Receipt ko na yan. Pero hindi ko gagawin yon. Kung ako kasi mayroon naman ako pampalit. Ngayon guys, kung wala kang pampalit, itong gagawin mo. Bagbaguhin mo tong blower lifespan mo. Pwede mo siyang gawing 30,000. Yan. Pwede mo siyang gawing 30,000. Enter. Exit. So yun guys, so makikita mo, wala na dito yung, wala na yung, wala na dito yung alarm mo. Hindi na mag-alarm yan. Kasi nga, naka 30,000 na yung lifespan ng blower mo. So, yun guys, gagawin mo lang yun kung wala kang pampalit. So, malalaman mo rin naman yung problema guys, pag weak na talaga yung ano mo, yung pan blower mo, hindi na siya papasa doon sa system check. Ipifail na niya yun kung weak na talaga yung blower mo. Pero kung temporary lang na wala kang pampalit, ganyan ang gagawin mo. Ayun. Maintenance service. So ako guys, hindi ko ibabalik ko na to sa ulit sa 20,000 na. Kasi ito yung 20,000 hours, iyan yung recommended ng company, ng manufacturer recommendation niyan. Kasi siyempre, kailangan din tayo magpalit ng mga consumable. Kaya bibili tayo sa kanila ng consumable. Ayun guys. Binalik ko siya sa 20,000 kasi yan yung settings niya. Yung ginawa ko kanina, pag wala lang kayong pampalit, ganun ang gagawin nyo. So yan, mag-a-appear ulit yung blower need maintenance. So, ayun guys, magpapalit tayo ng blower ngayon. Thank you.
Madali ang gawa lang to guys kasi may gagawin pa rin ako doon sa ano. SSD. Eh ito na huwag kasi itong arte na urgent eh. Kaya gawin ko lang sana mabilisan muna. Ito guys, bagong PM lang to kaya malinis to. Ayan o, malinis yung blower niya, fan blow, yung ano niya, filter, HEPA filter. Malinis pa yung HEPA filter niya, dust filter, malinis pa. Kasi bagong PM lang to eh. Yan lang yung alarm. Nalits niya na. Kaya kailangan lang natin palitan. So ito guys, oh, naka-warranty seal pa yan. Oh. Hindi pa nabubuksan. So, 3 years siya guys bago sa na-reach yung 20,000 hours na blower. So, nakakabito sa pasyente 24/7. So, kaya siguro mabilis lang yun yung ano. So madali lang naman 'to magpalit ng blower guys. So ingat lang kasi maano lang yung mga connector nito. Ayun guys, so dalawang seal niya hindi pa nabubuksan. So ngayon pa lang. Ngayon pa lang ibuwid yung warranty niya. So 3 years na naman na 'to. Madali ang repair lang kasi may gagawin pa ako sa CCSD. Nice. Ito pala guys, kailangan mo siyang tanggalin yung ano guys, itong nagpalit ka kasi ng blower yung sa loob yung blower, kailangan mo tanggalin yung panel niya.
hawakan kasi malalag lang ito guys. Ayan, iwalay natin yung monitor, yung screen, yung mga tiyan dyan. So ayan guys, tapos natin yung panel niya. Ito. Ayun guys, kaya hindi bubugahan na natin ang pressure para malinis. Battery guys, tanggalin natin yung battery. So after tanggal ng battery, ito, tanggalin natin ito. Kasi hugutin natin yung board. Yan, ito. Kasi hihilain natin yung board. Saka yung guys, tanggalin mo lang itong mga connector, just remove this all flex cable. So fan, okay, and that's it. Yan lang, yan lang yung tatanggalin natin guys. At tapos maitulak mo na itong buo. So, ingat lang guys kasi may mga flex cable na sumasabit sa body. At saka, ito guys, itong hose na to. Tanggalin mo rin itong hose na to.
Ito yung sa CO2. Yan, CO2 hose. Tanggalin mo din yan. So, wala na siya. Isang picturean guys para malaman ko yung pagbalik mamaya. Kasi hindi pwedeng magkabaliktad-balik na dyan guys. Madidisgrasya tayo. Yung mga host guys, huwag mong magbabalik-balik. Yan, napaka-importante guys yung picture. Para pag nag-review ka na mamaya pagbalik, alam mo na. Hindi ka magkabaliktad. Kasi mahirap yan pag nakabaliktad guys. Wala makukuha ang reading. Amen. Hindi sa pantay. Lumabas na yung kabila. Ayan guys. Dito natin na ganun guys yung host na to para mamaya pagbalik. Yun sa CO2 to eh. Yan. Kinatay na. Lumiwalay na guys. So, ito na tayo guys pagpapalit na blower. So, iingatan lang natin to. Kasi may mga minsan na kami. Pagpalit ng blower guys, kailangan mong tanggalin tong mga mainboard. So, ito yung connector ng blower. Guess ah. Yan. So ito guys, pwede mo na tanggalin mo. Tanggalin sa pinakabakal. So
So ayun guys, meron pa tayong isang flex cable dito na kailangan tanggalin. Sensor to guys, itong napaka-importante. Mga may mga ano to. Clip. Yan. So ayan guys, apat na tornilyo lang nakakapit nito. Matatanggal mo na tong mainboard. So ingatan lang to. Yan ang flex cable dito pala. Ribbon white. So may angat mo itong board na to nang walang problema. Ayan. So guys, ito yung main board. So this is the main board. So when you replace this blower, so you can remove it in the top. Then that time you can access the blower. This is the blower board. So when you remove this blower, there is four Allen key. You just remove this four Allen key and then you can make it up this board, this blower box. This one is should be careful for tightening this screw. It will broke in that down. So, and guys, pag nag ano kayo nito, nag palit, kailangan din na yung ingatan yung pagta-tight nung mga so, and guys, wala na siyang screw. So, pwede mo na to siyang i-lift up. So you will lift up this blower box. Just use a screwdriver because there is a rubber here. The rubber coating, it was sticky. It was stick in the mounting. So you should make it lift up slowly so you can remove. So this time you can remove it already. See? Nakadikit dito. Skip ng rubber. So yo. So soon guys, be careful of this one because it was stick in the blower box. So once you will lift up, it was maybe you will broke this ribbon cable, also this one. So be careful of this two ribbon because very thin. So and then there is also cable sensor here in the down here. You should remove this cable sensor. So guys, this one, see guys, see. This is the ribbon sensor of the blower. This is the one will monitor the counter of this
blower box, this connector. Yeah, this is what this sensor. So this is the sensor for the counter for the hours. So ito yan guys, ito na yung pinaka blower niya. So papalitan natin ng bago. So ayun na pong bago guys. Ito ay galing pa Mindray. So we'll replace. So guys, the new blower, there is already sensor also included. There's a sensor also included here. So also the this is the blower motor speed, and this is the tachometer. It will detect the speed of the blower box. Once it will weak, the blower box is weak, this is the one will monitor that your blower box is need to replace. Sweet. So and guys, ang bago din bago, meron na rin siyang kasamang rubber coating. Yan. Same with the old one. The rubber coating is there also. See. So and guys, ibabalik na natin yung. So okay pa naman yung rubber niya guys. Pag deform na yung rubber niya dito guys, pwede ka rin magpalit. If the rubber is already worn out, so you can replace it also the rubber. But this rubber is still okay. So I will not replace it. So babalik ko na guys yung ano niya, bagong blower box. The new blower box. So this case is very important for tightening this one, because it will broke this plastic. So do not tight strongly. So kailangan din guys, ingat din mag tight dito sa rubber na to, screw na to. This is not strong screw. Once it was seated already in the rub, in the okay, that's it. So yun guys, tapos na lang pagpamalit ng blower box natin. So ikabit na natin yung mga connector. So I will return the main board. So be careful of the flex cable, because the flex cable sometimes it will broke. Okay. First guys, just return the old screw holder. So just tight the screw for the main board before you connect everything. Before you connect all this, before you connect this all wires, the cable. So okay guys, so ngayon guys, umpisahan natin pagkakabit ng mga flex cable.
So ito kakapit na natin. Tapos ito guys. Dito guys, hindi ka naman magkabaliktad dahil may mga ano yan, numbers ng pin. So hindi ka mapili magkabaliktad. So importante unahin guys itong ribbon wire. Ipabalik mo itong mga ribbon wire na ito. Kasi ito yung malimit, nakakalimutan. So then this important is this connector here for the sensor. Ito guys, gagamit ako ng twister. So para mabilis, kasi mahirap ito ikabit. Yan. Pag may twister ka guys, napakabilis lang kinabit. Ayan, kabit na siya. So yan, kabit na natin lahat ng mga wire. So ito guys, kabit mo natin ito. And the lower box cable, motor. So like this. So ito power supply. Okay. So then ito and guys, kumpleto na. So napaka-importante guys, bago nyo isara, bago ka maglagay dito, ito, bago ka maglagay dyan dito, i-review mo muna lahat ng mga connection kung mayroon ka bang naiwanan o wala. So i-review mo yung mga connection na. Okay, 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 nakakonnect. Importante ito, lagi nakakalimutan. Ito, sensor, nakakabit na. So lahat guys, nakakabit na siya guys. So pwede na natin ibalik dito sa case niya. So ang case niya is marumi, lilinisin ko lang. So alikan mo ko lang ng tapin guys. So kunting punas-punas lang para matanggal lang yung mga alikabok. Kasi after 3 years na naman to guys, saka mong bubuksan ulit. Kasi nga papalit ka ng blower. Ayan. Ayan sa guys. So ngayon, babalikan natin dito sa box niya. So ito pabalik to guys, ingatan mo yung mga hose na hindi sa mabibend. Kasi napaka-importante yan. Tapos itong wire, yung sa sensor, kailangan natin ibalik na para hindi makalimutan. Okay. So yan guys, nakabit ko na yung wire ng ano, wire ng CO2. So meron yung lock dito guys, pwede mo siyang ilock yung hose niya. Yan. Pwede mo siyang ilock para hindi siya maghiwa-hiwalay.
Ayan. So, ayan guys. Balikan natin agad. So, yung hose, kailangan natin ito sa ibabaw. Yung dalawa, inyatan lang yung pagkabit ng mga hose. Ito yung pang monitor ng ano guys, CO2 monitoring. Ayan guys. So after nung biyahe guys, titingnan natin yung picture kung tama ba yung kabit natin. So importante guys yan, na ma-review mo yung ano mo, ma-review mo yung connection kaysa mag-uulit-ulit ka. So ayan guys, yung puti, ayan. So puti nandito sa ano, tapos ito last. Okay, so tama naman, connection is good. Balik ko na yung connector ng fan. Yan. At saka yung connector ng SPO2. Balik mo na rin to guys. Yan. Tapos wala na bang ibang connector? Okay. Saka na tayo mag-scroll ganyan guys ng sa likod. Kuha natin to para mag-tight na siya. So pagpapalit pala nito ng blower guys is pinakamatagal na yung isang oras. Kung kabisado mo na. So, matagal na yung isang oras guys. Sa pagbukas, pagkabit. So, malalaman mo naman yan guys sa video ko. Kasi yung video ko hindi ako nag-i-edit. Wala akong time mag-edit. Kung ano lang yung binidyo ko, yun lang yung ina-upload ko. So okay na. So ibalik na natin yung ibalik natin. Next is the cover guys, ito. Ibalik natin yung cover. So ganun lang kabilis. So 1, 2, 3, 4, 4 screw. So ito nga pala guys, Mindray SB300, napakagandang ventilator to guys. Ito yung sumalba sa mga COVID patient namin. So ayun guys, kinabit ko na. Ibalik na natin yung display, yung screen. So apat na screw.
dapat na sila. Ng mga talata. Mali ako guys. Maliit nga pala to ang wire, malaki nga pala ito. Nga pala yung apat na screen na malaki guys sa screen. Kaya pala lusot lang, lusot lang. So ito yung sa screen screw guys, medyo malaki. Ito lang kasi naiiba sa lahat na screw, yung screw lang ng screen. So ayun guys, tapos na. So cover na lang natin to. So kabit muna eh, kalimutan ko pala yung rubber. Yun ang mahirap, mag nakalimutan mo itong mga cover na to. Okay pa naman, maaabot naman kami guys. Nating ikabit is yung cover guys. So yun pala, baka makalimutan, ikabit muna natin yung kable ng screen. So yun ang importante guys, pag sinarado mo na, kailangan mong i-verify yung connector guys, kasi minsan nakalimutan mo ikabit. So okay guys, kinabit ko na yung screen, so pwede ko na siya isara. Guys, apat na screw. Sana yung may
So ayun guys, ibalik na natin yung ayun guys, napaka-itim na yung expiratory valve. So sa sobrang tagal na guys, maitim na. So palitan mo lang ng bago yan. Palitan mo lang ng bago. Guys, ang itim mo. Ganun guys, pag matagal sang ginagamit sa pasyente talaga, pag ilang taon na, nagayto ang kulay ng flapper valve niya. Expiratory valve. Ito yung bago guys, puti. So, pwede mong palitan ng flapper valve yan, at saka ito, itong diaphragm valve. So, meron naman akong bago, so pinalita mo na. So ayun guys, tapuan natin itong cover. Okay. So kumpleto. Kumpleto muna. Screw, may dalawa pa akong screw dito na tira. Tapos guys, ikabit ko na yung battery. Tapos isasarado ko na. Ito nga pala guys, dalawang battery bank to. So isa lang yung nilagyan ko kasi yung isang battery guys umabot na lang 120 hours 120 minutes guys yung isang bank. So standard kasi yan guys pag dumating isa lang talaga battery, pero pag ni-request mo siya gawin mong dalawa para mahaba yung backup time. Pwede. So ayun guys, tapos na tayo magpalit ng ng bulb ng tag nito. So ibalik na natin yung mga filter. Napalitan natin ng blower box. Ngayon guys, i-reset natin yung blower box. So importante guys yung lock ng power para hindi siya mahugot. Baka importante pong ibalik yan guys para hindi tayo ma-accidenting mahuhugot yan. So yan. So ayan guys, lalagyan natin doon sa yan, itong oxygen hose. Ito guys, hand tight lang dapat to. Yan.
So ayun guys, tapos na tayong mag palit ng blower box. So gagawin natin is testing na lang. Ayan. Ayan guys, isang oras nga talaga. So turn on natin. Kabitan natin ng hose. So ayan, continue. Ah, hindi ko pa nabit ng hose ng air. Ayo, oxygen. Ayan, nabit na yung hose. So nag-auto supply failure tayo guys, kasi hindi ako naikabit yung hose. So skip natin yan. Para skip, stop muna natin lahat para patayin ko muna siya. Kasi hindi ko naikabit yung hose guys, kaya nag-auto failure siya. Bibilang ka lang ng mga 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Turn on again. So ayan guys. So continue. Sinisik na yung blower, pass, running, pass, flow, expiratory sensor, expiratory bulb, pass. So ayan guys, oh, meron pa rin siyang maintenance, blower maintenance guys, ayan, meron pa rin siya. Yung gagawin natin guys, i-re-reset lang natin yan. Kasi nagpalitan tayo ng blower. So, ilagay ko sa aking job order. Ilang minutes, ilang ano yan? 20,088. So, isusulat ko dito yung counter. 20,088 hours. Yan. Para mailagay ko yan sa GEO pag naggawa ko na. So, ginawa ko na ng GEO guys, ilalagay ko na yung counter niya na itong time na nagpapalit ako ng blower. So may monitoring ako guys. Minomonitor namin yung nasa system namin yung monitoring ng pagpapalit ng spare parts. Kung anong araw, anong buwan, ilang taon, nakamonitor yan guys. Ito nga pala guys, hindi ka pwedeng mag-reset pag naka-run yung system check. So antayin mo muna natin yung system check. Tapos saka tayo mag So ayan guys, pasado siya lahat. Pass lahat yan, pass yung system check nya. So yan, kulay green lahat. So ayan guys, pasan na siya. So exit. So ayan guys, exit. Ayan. So punta tayo sa sit up. Maintenance. Ayan guys, maintenance. Service. Then
Punta, we'll go to settings. So this guy, this one guys, we need to reset this blower because we already replaced the new blower. So we will clear the blower running time. So just press this, clear it into zero. So zero. So 20,000 is our lifespan, blower lifespan. So then go to exit. Then there is no start ventilation, guys. So nang kapitan ko lang sana Tesla. So ayan, kapitan ko lang Tesla, nag-alarm sa kanina. So ayan guys, wala na siyang alarm. So wala na yung blower replace. So ayan guys, ganun lang kabilis guys. Isang oras kong pinalitan lang guys. Lahat-lahat, pagbaklas, pagpalit ng blower, pagpaparan, pagpagre-reset ng time. So isang oras lang ginagawa guys, isang oras lang yung natatapos mo lang. So ayan guys, oh. So okay na siya. Ayan. So I will make it 30. And guys, 30%. Ayan. So ganun lang guys kabilis magpalit ng blower. So dito sa pinapasukan mo guys, so dalawa lang kami yung gumagawa nito. Yung isang kulig, isang kasama ko na biomed din, na technician Pilipino. Pero yung ibang lahi guys, hindi sila nagpapalit ng mga ganito. Wala silang alam sa mga ganito. So ayan guys, ganun lang kabilis yung pagpalit ng blower natin. So settings ko is 500, 520, 517. So nag-ano pa, compensate pa guys. So ayan guys, oh. So ang settings ko ng IPIO2 is 30. So compensated naman siya. Ayan. So ayan lang guys. Medyo mahaba-haba ko na tong video na to, may isang oras mahigit na. 1 hour and 5 minutes. So yun lang sa lahat-lahat guys, sa paggawa ko ng pagpalit ko ng blower ng ventilator ng SB300 na Mindray. So isang oras pagpapalit lang ng blower. Hanggang dito na lang guys. Sana may makukuha kayong, matutunan kayong konti. Hanggang dito na lang. Bye bye.